natin dool. Pagkatapos maipaliwanag ni Mang Joey ang sanhi ng kaguluhan sa kanilang bayan, agad silang tumungo sa Balanga upang masigurong ligtas ang ina at nakababatang kapatid ni Janus na si Juno mula sa pagpapanggap ng isang dool bilang si Juanito. Pagkarating nila sa Balanga, nadatnan nila si Mang Isyo sa tapat ng bahay nila Janus na palihim na nagbabantay sa mag-ina. Ang kanyang ina ay nagtatahi sa loob ng bahay at ang kanyang nakababatang kapatid naman ay natutulog ng mahimbing. Wala roon ang papa ni Janus kung kaya't napagdesisyonan nila Mang Joey at Renzo na hintayin na lamang ito habang si Janus na pumasok sa kanyang silid ay sinimulang laruin ng tala. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalaro, dumating ang kanyang papa. Kumatok ang kanyang ina sa pintuan ng kwarto. Hindi na napigilan ni Janus ang pangyayari kung kaya't pinagbuksan na niya ang kanyang ina na nagugulumihanan sa mga pangyayari dahil wala na ang tatlo sa salas. Hinayaan ni Janus ang laro kung saan nalulunod ang kanyang karakter sa lawa ng diwata. Sa level 7, kasabay nito ang pagbilin sa kanyang ina na bantayan si Juno at ang pagtakbo niya sa labas patungo sa kanaroroonan ng apat, si Mang Joey, Mang Isyo, Renzo at ang papa niya. Chapter 11, Tiyanak. Nadatnan niyang kinakausap nila Mang Joey, Mang Isyo at Renzo ang dool na nagpapanggap bilang si Juanito. Ipinako ni Mang Isyo ang dool sa kinatatayuan nito upang di na ito makatakas pa kung magpalit man ito ng anyo. Inilabas ni Mang Joey ang patalim na gawa sa pinakamatandang puno ng bitaog na hinaluan ng katas ng bulaklak nito at ibinabad sa asing nagmula sa pinakaunang pampang ng dagat na niyapakan ng unang bagani na mabisang pampatay ng tiyanak at mga kampon nito. Akmang itatarak ni Renzo ang patalim sa batok ng dool nang sabihin nitong mamamatay din ang ina ni Janus. Tinanong ni Mang Joey kay Janus kung nasaan ang ina nito. Nang sabihin niyang nagbabantay ito kay Juno, nagtaka si Mang Joey at pagulat na sinabing wala siyang kapatid at hindi totoo si Juno. Dito nila napagtanto na nasa peligro si Aling Josie. Itinarak ni Renzo ang patalim sa batok ng dool at agad itong naging abo. Samantala, tumakbo papaloob ng bahay si Mang Joey patungo sa kwarto na kinaroroonan ni Aling Josie. Nang mabuksan nila ito, nadatnan nila ang tiyanak na kumakain sa lamang loob ni Aling Josie. Nang hina sila Mang Joey at Mang Isyo sa lakas na taglay ng tiyanak, samantalang natigilan naman sila Janus at Renzo habang tumatawa ang tiyanak sa matagumpay na panlilin lang niya bilang Juno kay Janus. Isinalaysay ng tiyanak na nagpanggap siyang Juno at ginamitan niya ng gayuma si Janus upang mapaniwalang may nakababata siyang kapatid. Sa buong buhay ni Janus ay siya lang pala ang nakakakita kay Juno na nagtagumpay ang tiyanak sa mga plano nitong panghimasukan at guluhin ang buhay nila. Pagkatapos ito'y tumakas ang tiyanak. Saka na lamang nalapitan ni Janus ang kanyang inang wala ng buhay. Lumipas ang mga araw, nailibing ang mga magulang ni Janus ng kanyang mga kamag-anak sa tulong ni Mang Joey sa pagmamanipula ng isipan ng mga kamag-anak ni Janus na namatay ang kanyang mga magulang isang gabi matapos makidlatan sa labas ng bahay dahil sa paghihintay kay Janus na makauwi sa bahay. Kinapkop naman ni Mang Joey si Janus, nilisan ng balanga at nanindigang tatapusin ng tala upang matuntun ang kinaroroonan ni tala at maipaghiganti ang kanyang mga magulang sa ginawang pagpaslang ng tiyanak.